Thank you, O God, Father of our Lord Jesus. Thank you for another day of life, for health, for strength, for food, for all the provisions, and for all the people who love us, who care for us, who serve us directly or indirectly. We celebrate your goodness and generosity, O God. May you enable us to enter into your most holy place. Enable us, O God, to hear you, to touch you. So cleanse us. Forgive us from all our sins. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat namin mga pagkukulang. Punuan niyo ng inyong kabanalan, kabaitan, pagpapatawad ang lahat ng kulang sa amin. At dahil dyan, maging katanggap-tanggap kami sa inyo. Narito kami upang kayo'y dalhan ang aming mga papuri, mga handog, at hingan kayo, Panginoon, ng pagpapala. Kaliwanagan, karunungan, kalayaan, kaginhawahan sa buhay. Pagalingin mo nawa ang mga sakit naming physical, emosyonal, spiritual. Palakasin mo nawa ang aming katawan, maging aming espiritu, patalinuhin mo ang aming isip, nang lalo naming kayong maunawa. Bigyan mo kami ng kakayahan, Panginoon, na mabuksan ang mga hiwaga ng iyong salita, at ito maging kapakipakinabang sa pang-araw-araw naming pagkakilala sa iyo, sa aming puso. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas ng isip at katawan, kapayapaan, katahimikan ng loob para buong-buong maibigay namin sa iyo ang aming atensyon. Protect us from all evil men and evil spirits, from all malicious plans of the evil one against your people. Protect our loved ones who are not with us right now, even our homes, our businesses, those that we leave behind, to be here in the fellowship with you and with the brethren. Lord, descend from heaven into our hearts. Sit on your throne of power and glory. Release us, empower us, and give us your blessing. In the name of your Son, our Lord, our Savior, Jesus Christ, we pray. Who is really blessed? Marami tayong mga tinatawag kong minsan na blessed. And let's study who we usually call blessed. Sinasabi natin, alam mo, blessed na blessed yung kapatid na yan. Bakit? We call them who achieve their goals as blessed. Those who become successful, whatever measure of success we use. We call blessed those who receive material things. Kasi, uy, naka-receive ako ng blessing, meron ako increase ng sweldo, tumubo ang aking negosyo. We call blessed those who are and who become abundant and wealthy, and very especially, the healthy. We call blessed those who have good relatives and friends. Sabi mo, alam, blessed na blessed ka naman, babait ang mga anak mo, meron ka mga kamag-anak na may kaya, etc., etc. And we call blessed those who enjoy good fortune and a good life. No doubt, these are blessings by human standards and up to a point by godly standards too. Blessing talaga yan. Pero ano ba talaga ang sabi niyang Panginoong Jesus? Who is really blessed according to the Lord? Luke 11:27-28, habang ang Panginoon ay naglalakad at siya ay nagtuturo at napakaraming tao na naghuhumiyaw, tumatawag ng kanyang atensyon, sumusunod sa kanya. Verse 27, as Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Isang babae ang naghuhumiyaw. Sabi, bukod namang pinagpala ang babaeng nagluwal sa iyo at ang babaeng nagpasuso sa iyo at nagbigay ng kanyang gatas at nagpalaki sa iyo at nag-alaga. Sabi noong babaeng sumiyaw, yun daw ang blessed. Of course, he was referring to the mother of Jesus, Mary. And Jesus said, ang talagang pinagpala ay yung nakakarinig, yung nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito. Hindi naman niya sinabing hindi pinagpala si Mary. Pero para doon sa babae, yung pagiging mother or pagiging biologically related to Jesus, pagiging kamag-anak niya in human terms, ay blessedness. Sabi ni Jesus, oo, blessedness yan. Pero alam mo, ang tunay na blessedness, hindi lang yung biological relations, hindi lang yung filial relations, hindi yung human relations, earthly relations. Ang tunay na blessedness is relationship with God. And what kind of relationship is that? It is a relationship that begins with hearing. Why? Because God is spirit.
Ano bang nadidinig natin? Di ba sound waves, invisible, intangible, pero tinatablang ka ng naririnig mo. Pag nakarinig ka ng magandang balita, sumasaya ka. Pag nakarinig ka ng nakakatakot na balita, natatakot ka. Pag nakarinig ka ng magandang musika, sumasaya ka. Pag nakakarinig ka ng music na ayaw mo, sumasakit ang ulo mo. Nababago ang tao, naapektuhan ang tao ng kanyang nadirinig. Kaya sabi niya, hindi naman nakakapagbago kung ikaw ay nanay ko, o kapatid ko, o tatay ko, o kamag-anak ko sa laman. Ang tunay na nakapagbabago, yung nakakarinig ng salita ng Diyos. So the woman called Mary blessed because she gave birth to and nursed Jesus. But Jesus declared that the really blessed people are those who hear. Those who obey. And those who hear and obey God's word. Bakit ko pinagtatlo? Meron naman talaga nakikinig lang eh. Pero hindi pa nag-o-obey. Pero yung palang blessing na. Yung nandiyan ka at nakikinig, nabibless ka na nun. Eh yung sumunod pa, lalo namang na-blessed. Ngayon yung patuloy na nakikinig pa at lalong sumusunod, yun ang talagang blessed. Huwag niyong sabihin, mabuti pa yung kumari ko, yung anak niya gumraduate na sa nursing, blessed siya, ako, tatlong take na yung anak ko, hindi pa gumagraduate. Pero kapatid, kung nakikinig kayo sa salita ng Diyos, blessed kayo. Lalong-lalo kung nakikinig kayo, sumusunod sa salita ng Diyos. Huwag natin laging tinatawag lang yung blessed sa worldly standard. Kung ganun, napakadaling ma-bless. Napakasarap mabuhay kasi ang blessing laging available, handa ka lang makinig, kahit kabingi. Kasi yun namang hearing, hindi literal. Yung nauunawa ng isip mo, naggagagap ng isip mo, yung mga bagay na espiritual. Nakikita ng mata mo, bagamat hindi mo nadinig ng tenga, ibig sabihin din nun, nadinig mo. O kaya, lalo naman kung bulag ka, hindi mo nakita ng mata, pero nakita na nadinig ng tenga mo, narinig mo yun, nakita mo pa rin yun. It's a love figure of speech. Meaning that your brain, your mind, your heart is open to God's ideas. To know God and to know God's will. Those who hear God's word are blessed. Blessedness is spiritual connection and relation to God. Kaya hindi pwedeng hindi ka umaten ng worship na hindi ka ma-bless basta dineclare yung God's word. Blessed ka na agad. Just hearing God's word by itself is already a blessing. Why? Because hearing brings in ideas, and ideas change the mind and the heart. Ideas align us with the Spirit of God. It's a blessing to hear God's word because faith saves and faith comes from hearing. It is faith that saves, not knowledge, not biological relations. It is faith that saves and faith comes from hearing. From reading, from understanding God's words. Romans 10:17, faith comes from hearing the message. Tayong lahat narito because one day we heard the message of salvation. We heard the message of liberation and freedom. We heard the message that made us know that we are sinful and sinners and that we have to change. Or we have the message that gave us comfort in our affliction. And so we are attracted to God's word. And so we have faith. And that is a blessing. Kaya napakalaki pong ministry ang broadcast, ang print medium, ang telecast. Dahil agad-agad sa ilang saglit, napakaraming nakakarinig. Kasing halaga din naman noon yung person-to-person Bible study. Yung nagtuturoan, nagsishare ka, nagpapatotoo, directly or indirectly, nagko-quote ka man directly ng verses o hindi. Kung yung ideya nun, sinasabi mo pa rin, ipinapamuhay mo, your audience hears the Word of God. So lahat tayo, preachers. The act of hearing God's Word opens up a person to blessedness. So gusto nyo maging blessing sa mga tao? Speak about God's Word.
But you don't always have to say Romans 10:13. Pag yung diwa nun, yung laman nun, yung gata nung salita na yun, sinyer nyo na, kahit hindi nyo kinukote yung exact words, yun pa rin yun. Not the letter, but the spirit of God's words. Acts 14:9-10, may isang taong gumaling sa kanyang sakit. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, "Stand up on your feet." And the man jumped up and began to walk. You see, faith to be healed. Merong faith na masyadong konti, hindi pa siya gagaling, konti lang yung faith, pero merong enough faith to get you healed. At naramdaman niyo ni Pablo, aba, napakatindi ng pananalig nito dahil sa kanyang narinig. Sabi, bumangon ka, tumayo-tayo ka dyan. So yung tao, hindi nakapaglakad. May karamdaman ang kanyang mga paa. Pero yung nadinig niya, nagbigay sa kanya ng pananalig na sapat na upang siya'y pagalingin ng Diyos. Yung makinig, napakahalaga niyan. Ano bang pinapakinggan niyo sa kotse? Anong pinapakinggan sa bahay? Anong pinapakinggan? Kung merong kang gustong marinig sa mga iPod, nung gusto mong marinig, kailangan yung nakakapagbigay ng pananalig, nakakapagtuwid ng liko, nakakapagpaliwanag sa madilim, nakakapagpalaka sa mahina, nakakapagpalaya sa mga bilanggo, at nakakakontrol sa mga sobrang nagwawala. Yan ang dapat na napagdidinig natin, sapagkat yan ay blessing. Now, who is blessed? Not only those who hear, but those who obey God's word. Okay, blessing madinig. Dagdagan mo, sundin mo ang yung narinig. Sasabihin nyo, bakit blessing kung marinig at hindi sinunod? Baka naman hindi pala sinunod ngayon. Pero nakatime na yung salita niyang Diyos sa kanya, maiintindihan din niya yan bukas sa makalawa, next month, nakatanim eh. Kaya tayo, tuwing nagtatanim ng salita ng Diyos, successful. Huwag niyo sasabihin, ay hindi successful yung aming evangelism eh, tatlo lang ang tumanggap kay Lord. Ay, hindi successful ang pagsishare ko sa mga kamag-anak ko. Lagi na lang akong nililimak-limak at pinagtatawanan. Basta sinyer mo ang salita ng Diyos, you're successful. Because the Word of God will not return empty. It will always accomplish the purpose for which it is sent. So, tanim ka lang ng tanim. Alam nyo, ngayon ang mga tao halos gustong-gusto na mag-Bible study. Halos sila pa yung magmakaawa na mag-Bible study. Mag-Bible study ka, gustong-gusto. 30 years ago, hindi ganon. Pahirapan. Ang hirap-hirap mag-invite, ang hirap-hirap mag-open ng Bible study. Pero kasi marami nang natanim nung mga una, mga panalangin nung mga nauna sa ating mananampalatayan. Akala natin wala nangyayari kasi ang konti-konti nila, ang tagal-tagal. O kaya yung mga nadinig ng mga broadcast, nadinig ng mga salita ng Diyos, tumatanlab yan. Yung iba lang parang gamot, time release. Hindi agad-agad, yung iba naman mabilis. Pero walang nabibigo na pagsasalita ng salita ng Diyos. Lagi yung successful. Bakit? Salita yan ng Diyos eh. Kaya dapat share ka ng share. Isipin mo mang magtatagumpay ka at hindi, kaya mo o hindi, mayroon kang training o wala, mag-share ka. Because the Word of God will never come back empty. It will always accomplish great things. Eh kung nag-obey ka pa. Now there are those who obey God because they hear God's Word from an outside source, from a preacher, from a teacher, from a witness. Pero mga kapatid, gusto kong idiin, hindi lang nadidinig ang salita ng Diyos dahil may nagsabi sa iyong ibang tao. There are those who obey God because they listen to the Holy Spirit directly. There are those who obey God because they listen to the inner voice, to their conscience. Diyos din naman ang nagbigay ng konsyensya. There are those who obey God because they listen to their natural and indigenous spirituality, which is innate to every human being. Why? Because God created us in His image. Nakatanim sa ating pagkatao ang salita ng Diyos. Genesis 2:7. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Ang pinakaiba natin, sa hayop, sa lupa, hiningahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Bawat nilalang, bawat tao, mayroong Espiritu ang Diyos sa kanya.
kahit narating siya ng missionary o hindi, kahit narinig niya literally yung Revised Standard Version o yung King James Version, meron pa rin siyang pag-unawa at pagkakilala sa Diyos. Likas yun sa espiritu ng tao. The Spirit, the voice, and the Word of God is in man, inside him. Because the Spirit of God resides in every person. Meron lang ang espiritu ng Diyos na sobrang napapalawak pa dahil nakarinig pa ng talagang literal na Biblia, naturuan, lumaki sa church, mas lumago yung espiritu. Pero lahat ng tao may nakatanim na espiritu ng Diyos. Dapat lang gisingin, pukawin, palaguin, payamanin. Pero nandun yun. Kaya yun din katuruan ng Diyos, bagamat ang sarap kung sa Biblia mo nabasa lahat, ang linaw eh, pero nakatanim din yan sa puso ng mga tao kahit hindi nila nababasa pa yung Biblia. Kasi nandun ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga hindi Israelites, kasi alam nyo, yung mga Israelites, nasa kanila yung Word of God, nasa kanila yung Bible, iniisip nila, sila lang ang marunong, sila lang ang nakakakilala sa Diyos, sila lang bukod tangi na may pagkilala sa may kapal. Sabi ni Pablo, hindi, mga Gentiles man, merong nakatanim. Romans 2, 14-15, indeed, sabi ni Paul, when Gentiles who do not have the law, meaning the Bible, do by nature things required by the law, they are law for themselves, even though they do not have the law. Since they show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences are also bearing witness, and their thoughts accusing, now even defending them. Sabi niya, kahit yung mga hentil, hindi mga Israelite, mga lahi na ipinanganak labas sa Israel, kung ginagawa nila sa buhay nila yung batas na isinulat ng Diyos sa kanilang puso, na isinulat sa bato ni Moses at isinulat sa ating mga papel, kahit hindi nila nabasa yung mga papel na yon, kung ginaganap nila sa buhay nila yung kalooban ng Diyos, yon ang salita ng Diyos sa kanila. So, while it is a great blessing to hear the literal and the actual words of the Bible, even without hearing it, people can hear the voice of God, because God is in them. Hindi lang nakarating halimbawa ang Diyos sa Pilipinas, dala ng Katolikong si Magellan, o dala ng Protestanting si Admiral Dewey. Alam nga naman na noong 1521 lang dumating ang Diyos sa Pilipinas. At ni kahit kailan, hindi siya nagpakilala sa ating mga ninuno, hindi siya nagpahiwatig na may Diyos. Kaya nga ang mga sinaunang Pilipino niniwala sa may kapal, sa puwang may kapal, sa Panginoong Diyos, sa lumikha, sa manlilikha. Bawat lahi, merong ganun. Kung katulad sa Israel, merong masama at mabuti silang mga kinikilalang mga espiritu, ganon din sa ating mga ninuno. Meron silang kinikilalang mabubuti at masasamang espiritu. Kaya isang malaking pagkukulang sa kabaitan ng Diyos na isipin na dumating lang dito ang Diyos nakasakay sa galeon kasama ni Magellan. At mula nun, bago yun eh, hindi niya tayo malang naisipang puntahan dito. Ang espiritu ng Diyos nakatanim sa puso ng bawat tao. Pero, mahalaga ang missions. Mahalaga na dalhin mo yung literal na salita para talaga ang linaw-linaw. Pero halimbawa, tayo mga Pilipino, nagbabasa ka man ng Biblia o hindi, magalang tayo sa ating mga magulang, mapagmahal tayo sa ating mga elders na isa sa mga 10 utos. Diba? Sa atin man, mga Pilipino, masamang magsinungaling, masamang pumatay, talagang masama na mangalunya. Nakasulat yan sa puso ng tao. Kung minsan nga, yung pang may hawak na Biblia araw-araw, yung pa ang mas lumalabag doon sa nakasulat doon kesa yung hindi nagbabasa, nasanggano at nakakalat sa kalye. Kaya nakita nyo ang Panginoon, ang puso niya napakalapit doon sa mga tinatawag ng mga religious leaders na sinners. Kasi yung mga religious leaders, yung mga Pharisees, mga Sadducees, sa ulo ang Biblia. Pero ang pamumuhay nila, puro pagbabalat kayo. Puro pahirap sa kapwa. Puro paghuhusga. Walang kabaitan. Kaya sabi ng Panginoon, eto yung mga taong ito, kita nyo itong mga prostitute, nagbabasag ng pabango para ibigay sa akin. Kita nyo itong mga sinners, inihahayag ang kanilang mga kasalanan at nagtutulungan. Kaya,
ang salita ng Diyos, hindi lang franchise ng may hawak-hawak ng relihiyon. Hindi lang franchise ng Katoliko o ng Protestante o ng born again. Ang Diyos, nararamdaman ng bawat isa. Pero siyempre, lalong tumatalab kung nagiging sobrang linaw dahil doon sa nakasulat sa Biblia. Dahil detailed yan eh. Very detailed. So who is really blessed? Those who hear and obey God's word are truly really blessed. So kung ikaw man ay Gentile na sumusunod sa spirit of God's teaching, hindi mo alam yung law and literal, lalo kang na-blessed kung na-hear mo na, literally pa, tapos in-obey mo pa spiritually. Romans 2:13, "For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous." So maaaring may mga tao, sinasabi mo, ay, hindi siya saved kasi hindi siya born again eh. Diba? Ganyan ang pananalig. Ganyan ang tinuturo. Ano naman ang malay mo kung born again siya, hindi lang niya alam. Wala lang kasi yung tatak na na-born again. Diba? Pag nananalig ka sa Panginoong Jesus, tumatawag ka sa Kanya bilang tagapagligtas, ikay maliligtas. Maalaman mo mga hindi na na-born again ka, saved ka. Kasi yung born again, brand lang yun eh. Tatak. Pero pwede mo alisin yung tatak, nandun pa rin yung produkto. Kahit palitan mo yung pangalan nun, palitan mo yung karatula. Ngayon, yung mga tao na Bible lang Bible, tapos born again ng born again, pero hindi naman totoo sa puso nila, yun ang delikado. Kasi kung may tataka nun, I attend a born again, Bible-based, Christ-centered, evangelical, full gospel church. Yung ang dami mong brand, pero sumusunod ka ba? Yun ang napaka-importante. Sometimes, those who obey the natural law in them are the more righteous ones than those who have the literal written word in their hands. Ngayon, wala namang masama sa written word. Maganda nga. Lalo maganda. Pero huwag nating mamaliitin o liliitin yung pananalig ng bawat nila lang. Kaya lagi tayo, huy, yung auntie ko, unbeliever. Bakit mo sinasabi yun? Kung tumatawag din siya sa Diyos, kaya lang, kumisan marami pa rin siyang iba't tinatawagan. Siguro, gusto niyang makasiguro. Pero tumatawag siya sa Diyos. Nananalig siya sa Diyos. Tapos darating yung taklesang member na sabi sa pastor, yung auntie ko po, ito, unbeliever po. Yung nadinig na nung taong tinawag siyang unbeliever. Nananalig siya sa poong lumikha, di believer siya. Kulang lang siguro sa fine-tuning. Kumbaga sa istasyon ng radyo, mag-aralgal. Pero nadidinig mo pa rin. Ngayon, nung nabasa yung Biblia, luminaw na fine-tune. Pero huwag kayo nagtatatawag kahit kanino na unbeliever. Anong malay niyo kung ano nasa puso niya? Judgmentalism yan. So we don't use that word in this church. Our teachers are instructed never to use that word. Kung gusto mo, tawagin mo, ito po yung tita ko, FE, for evangelism. Pero huwag, unbeliever. No? John 13:17, "Now that you know these things, you will be blessed if you do them." So you are blessed when you know God's word, and you are even more blessed when you do them. Many people wait and long for a blessing. Marami sa atin, kumisa, naiinggit sa blessing ng kapwa. Because they think that they are not blessed unless they get the material things they want. Unless they enjoy good things and experiences. But the easiest thing is to be blessed. Just listen to, and especially, hear God's word. Yun palang blessing na. Bawat araw, gusto niyong ma-bless? Read your Bible. Listen to the word of God being preached. Listen to godly songs. Blessed ka na. Kahit ka nakaratay sa banig ng karamdaman. Bagamat mas masarap sanang malusog ka. Pero huwag mo sasabihin hindi ka blessed dahil may sakit ka. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, blessed ka. Kaya yung mga iba, dahil lang naratay, kaya pakinig ng pakinig eh. Dahil hindi makalakad, may sakit, kailangan humiga, hingi ng mga tape para makinig. Pero kung busy, hindi nakakapakinig. So mas na-bless spiritually, although physically, nagkaroon ng handicap. So mo sasabihin, hindi ka blessed. Especially, obey God's word that you hear from the outside and from the inside, from your conscience. Then, you will really be blessed. Therefore, brothers and sisters, decide and know, be blessed. It is very crucial. Whenever, wherever, you can be blessed by hearing the voice of God.
Wala kang dalang Bible, wala kang dalang radyo, wala kang dalang tape. Makipagniig ka sa Diyos. Pakinggan mo ang Espiritu ng Diyos kasi lagi kanyang kinakausap. Ang Diyos laging nakikipag-usap. Ang tanong lang eh, lagi ba tayo nakikinig? Ipikit mo ang iyong mata, ano man ang kalagayan mo sa buhay, may pera ka at wala, may sakit ka o malusog, masaya ka o malungkot, makipagniig ka sa Diyos, and you are blessed. Know that you are blessed. Iba kasi kung blessed ka, tapos hindi mo naman alam kung makaarte-arte ka tuloy, para kang kawawa, para kang lugi, para kang iniwan. But you must know that you are blessed. Dapat aware ka na blessed ka just by hearing God's word, and especially if you obey. Kung minsan, sobra tayo nagigilty, mga kapatid. Kasi tayo tao, kinakapos tayo sa pagsunod sa alam nating tama. Maging mabait din kayo sa inyong sarili. Hindi naman talaga natin kayang sundin lahat agad sabay-sabay. So, ipagpasalamat mo sa Diyos na nadinig mo ang isang utos at nasunod mo. At kung meron ka pang hindi nasusunod, bagamat dapat sundin agad dyan, pero kung talagang hindi mo masunod-sunod at yun ang totoo, huwag mong ikaila, ipagpasalamat mo pa rin na narinig mo bagamat hindi mo pa nasusunod. At least, alam mo kung anong dapat mong sundin. At pag naihanda mo na yung loob mo, na ayos mong kapaligiran, susunod ka na rin doon. Hindi gusto ng Diyos na yung salita niya, lagi lang tayong pabigatin ng loob dahil sa guilt. Kaya nga namatay si Jesus para hugasan yung guilt, para gumaan ang loob natin, para mapatawad natin ang mga sarili natin. Kung minsan hingi tayo ng hingi ng tawad sa Diyos, pero tayo hindi nagpapatawad sa ating sarili. Nabubuhay tayo sa multo ng nakaraan. Nabubuhay tayong laging inaalala ating mga pagkakamali, pagkukulang, at tuloy nawawala ang luwag ng loob, ang ginhawa, nawawala ang saya. Ipagdiwang na nadinig ang salita ng Diyos na sinunod na. Yung hindi pa sinusunod, ipagluksa na hindi mo pa sinusunod, pero ipagdiwang din, at least narinig mo na, kesa hindi mo narinig. At pagsikapan sa tulong ng Diyos, tayo na yung masunod na lagi. God remembers that we are dust. Nakasulat yan. He remembers that we are dust. Mataas man ang kanyang hinahanap sa atin, pag tayo kinakapos, naaalala ng Diyos, lupa nga palang kalahati nito, kalahati yung espiritu ko, kaya nauunawa tayo. Mga kapatid, hindi konsintihin ang sarili, pero unawain din na hindi naman tayo perfect. Na hindi ko muna, dinig muna, kayang-kaya mo nang sundin. Kaya yung mga iba, sasabihin sa'yo, Bible ka ng Bible, tapos may hindi ka pa sinusunod. Siyempre, God is not yet finished working in us. So, let's also be generous to others. Huwag mo rin sabihin, bakit yung Bible study teacher namin, nakikita ko kaminsan sa mall, naninigarilyo. Eh, hindi pa niya siguro natatanggal. Tatanggalin din niya yun dahil alam niyang masama sa katawan yun eh. Nakatanim na yung salita ng Diyos. Bigyan mo lang siya ng time. Huwag ka masyadong magmadali. Kasi ikaw din naman, hindi ka ganun minamadali ng Diyos eh. Pinagpapasensyahan pa rin yung mga kulang mo. So, huwag nang naghahanap ng perfection kung walang nagba-Bible study yung tao. Sasabihin pa ng iba, Bible ka pa ng Bible, tigilan mo na yan. Ang sama-sama din naman ang ugali mo. Aba, yung masamang ugali na nagba-Bible study, may pag-asa kaysa yung masamang ugali hindi nagba-Bible study. Bagamat huwag naman yung laging excuse niya na, God is not yet finished working on me. Dapat naman, work in progress. Ikaw man at dumadaan doon sa kalsada, 5 buwan na yung hukay, hindi pa tapos, di ba? Naiinis ka na rin. Ang tagal-tagal ito, hindi na matapos-tapos. Pero natutuwa ka, wow, ang bilis lumago nito. Pupunta ka sa Fort Bonifacio, wow, parang kabuting nagtutubuan ng building. Ang bilis matapos. Ganon din dapat ang nakikita sa atin ng Diyos. Pero pag hindi pa tapos, huwag husgahan. Hindi pa pantay ang paa, hindi pa patay yung tao, may pag-asa pa yan. At kung ikaw man ay may pagkukulang, inabutan ka na kamatayan, yung dugo ni Jesus ay sapat. Na ibayad sa lahat ng kulang, para ka pa rin makarating sa kalangitan. Yun ang kagandahan ng pananalig. Hindi tayo hinahanapan ng Panginoon na maging perfect ka. Pero sabi niya, be perfect for I am perfect. Ang ibig sabihin niya, yan ang goal mo. Pero ang totoo lang, I remember that you are dust. So give the same kindness to people. Mabuti na yung may goal ka. Diba yung karera, hindi naman lahat nakakarating doon sa finish line eh. Pero hindi ka naman sa kabila napunta dahil alam mo nandun yung pupuntahan mo. Meron kang goal. At ang mahalaga, papalapit ka ng papalapit.
Ang mahalaga, sumali ka. Hindi ka basta pumwera. Nung sinabi ng babaeng, bukod na pinagpala ang babae na naglihi, nagbuntis, nag-anak sa'yo, sabi ni Jesus, pinagpala lalo yung nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi niya minaliit si Virgin Mary, okay? Hindi. Kaya lang, itinuwid niya yung paniniwala ng babae na maging kamag-anak ka lang ni Jesus, okay ka na. Hindi yun. Sabi, ang mahalaga na pagiging kamag-anak ng Diyos, yung nananalig. Nangyari pa yan, naulit, sa Matthew 12:46-50. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside, wanting to speak to him. Someone told him, "Your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you." In other words, busy-busy ang Panginoon, nasa loob, punong-puno ng tao, hindi makapasok yung nanay at mga kapatid. Sabi-sabi mo, nandito nanay niya at mga kapatid. Either para papasukin sila, hawiin yung tao, o ilabas si Jesus. Verse 48, he replied to him, "Who is my mother? And who are my brothers?" Pointing to his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven," kita nyo, in-emphasize niya, kita nyo, "Who is my mother here? Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Mga kapatid, kung nananalig kayo sa salita ng Diyos, sumusunod kayo sa ating Ama sa Langit, kayo ay nanay, tatay, kapatid ni Jesus. Yun ang napakasarap doon. Hindi niya minaliit yung role ni Virgin Mary. Pero ang sinabi niya, kayo man, pwede kong maging kamag-anak. Ganong kalapit at higit pa. Basta pakinggan niyo ang salita ng Diyos sa langit at sumunod kayo, kayo man, higit pa sa maging mother o brother o sister. Kasi kayo, tunay na mga kamag-anak o kayo na mga anak ng Diyos. Napakahalagang isipin yun. Akala naman ng iba, minaliit si Virgin Mary. No, we must always call her blessed. She's blessed. We must always respect her. But remember that worship belongs only to God. That's why Jesus corrected the statement of the woman. Sabi niya, yes, mahalaga ang nanay ko dito sa lupa. Mahalaga ang aking mga kamag-anak. Pero huwag yan ang pag-isipan nyo. Ang isipin nyo, maging kamag-anak ko rin kayo. Maging anak kayo ng Diyos. Makinig kayo sa salita ng Diyos at kayo man, blessed. Hindi lang itong mga kamag-anak ko dito sa laman. So, if you hear the Word of God, if you believe in Jesus, if you obey God's Word, thank God because you are blessed. No matter what your station in life, rich or poor, healthy or sick, young or old, male or female, no matter, if you believe in God, you are blessed. Huwag niyong kakalimutan kahit isang sandali. Kumisa nade-depress tayo, nalulungkot tayo, natatakot tayo, nalilimutan natin kasi yung katotohanan na yun eh. Dahil ang naaalala nating blessing, pera, kotse, bahay, promotion, kalusugan, alam natin na kahit sa mananampalataya, hindi ibinibigay lagi yan. So hindi yan ang pamantayan at sukatan ng pagiging pinagpapala ng Diyos. 2 Corinthians 9:15, "Thanks be to God for His indescribable gift." And because we are blessed, be an agent of blessing. What should the people of God do when they are blessed because of the Word of God? They should declare, share, and teach God's Word. Lagi, nagtuturo, bagamat hindi know-it-all. The people of God should be knowledgeable, but not know-it-all. At marunong din tayo mag-timing kung kailan magsasalita. Isaiah 42:52-7. "How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation." Sabi, napakainam masdan ang paa ng mga taong may dalang mabuting balita, salita ng Diyos. Pag makikipag-usap tayo sa tao, yan ang gawin natin at sikapin. Ma-share ang salita ng Diyos. Huwag kung ano-anong walang kwenta mga chismis. Huwag mga bagay na nakakatakot, nakakaligalig, nakakagulo. Kundi mga bagay na nakakapagpalakas ng loob,
nakakapagpatibay ng pananalig, mga bagay na nagbibigay ng pag-asa. Kung minsan makakatanggap kayo ng mga text na mga nakakatakot, yung mga kung ano-ano, hindi nyo na na-verify, ipapass nyo dahil nakalagay, please pass. Nagkakalat ka ng takot, nagkakalat ka kuminsan ng galit, nagkakalat ka ng pagkasira ng loob. Lalo ngayon sa technology, napakadali magkalat ang balita, gamitin natin sa pagkakalat ng maganda at mabuting balita. Ngayon, kung kayo naman, naghihingi ng prayer sa mga tao, please pray for this, please pray for me, please pray for me. Matuto naman kayo magtanong doon sa lagi nyo hinihinga ng prayer, ikaw ba may prayer request? Hindi yung ikaw na lang ang papray ng papray. One-way relationship, may ganun eh. Yung dadating yung text, may prayer request. Pero hindi ka malang matanong, what about you? What can I pray for you? Ang akala na lang nila, utusan nila lahat ng kapatiran para ipagdasal sila. Pero hindi naman sila nagpe-pray din mismo para sa iba. One way yun. Hindi yun ang ganung pag-ibig ang hinahanap ng Diyos. Sabi niya, love one another. Mag-ibigan kayo. Hindi lang ikaw ang iniibig. Ikaw din ay iibig. And always preach God's word. 2 Timothy 4:2, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Bagamat lahat tayo, pwede magturo ng mga patotoo, kwento, pero iba naman siyempre, yung talagang nagtuturo kayo ng Bible study. Yung talagang nag-aaral kayo, nakapaligid kayo, may topic, may lesson. Iba yun kasi nakafocus, handa ka, at napakainam. Kung kayo, mga kapatid, merong gift of teaching, aba, dapat kayong pakinabangan ng Diyos. Dapat kayong magturo, mag-Bible study. Ang dami-dami nating ino-open ng mga training dito. Kahit pa kayo, napakagaling na PhD pa, umatend kayo nun kasi hindi naman kayo makakapagturo kung hindi kayo dadaan dun dahil malay naman natin baka kung ano ipagtuturo nyo. Kaya kailangan, dadaan ka dun. Sometimes you humble yourself because you think you're better than the teacher nung trainee, yung trainer. But teach. Mananagot tayo sa mga talent ng Diyos na binigay sa atin na hindi niya pinapakinabangan. Lalo kayo merong ng training talaga sa education, mga kayo yung mga trainers, mga sanay kayo, lalo dapat kayo maging mga Bible study teachers para yung training nyo pakinabangan ng Panginoon para maraming mag-bless. Kaya niya naman kasi, hindi lang naman magturo ang mahalaga, kailangan marunong ka rin paano magturo. Kumisa naman, the people reject not the word of God, but the teacher. So, kailangan meron ka rin training at mahusay ka. Ngayon, kahit hindi kayo teacher, wala kayong BSEE o BSE, hindi kayo trainer, pero ting nagkukwento kayo, kahit saan na lang, bumabangka kayo, yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, nakikinig, ibig sabihin, teacher kayo. Because you can command attention, then submit yourself to the church and be in the Lord's army of teachers. Ang daming dapat turuan, ang daming taong pinanghihinaan ng loob, walang pag-asa, hindi nakakatiyak, ligtas bang kaluluwa nila o hindi. Kaya dapat yung galing natin, pakinabangan niya ng Diyos. Acts 8:4. Those who had been scattered, preach the word. Sila ay pinersecute. Pinalayas kanilang mga sarili, mga bahay, mga villages, nakalat sila kung saan-saan. Kaya ang Kristyanidad kumalat. Kasi saan man nakarating ang anak ng Diyos nagtuturo. Ganyan dumadami ang day by day churches, mga kapatid. Ang ating mga kapatiran, mapunta man sa ibang bansa, nagtuturo agad, nagba-Bible study, lumalago, nagiging church. Hindi ka kailangang ipadala na missionary doon, gastahan, etc., etc. Tayo mismo, kahit saan tayo magpunta, sa trabaho, sa workplace, magturo ka, mag-Bible study ka, missionary ka. Sa bahay mo, mayroong nagwa-worship, 8-10 people. The churches of the first generation Christians, house churches, yung ating sambahay, pagsamba sa bahay. Pali kayo sa mga nag-exist natin na sambahay groups, o kaya yung bahay nyo, buksan nyo, may maluwag kayong garahe, sala, whatever, magtipon, magturo. Habang ang panahon ay pasama ng pasama, dapat namang lalo magliwanag ang Espiritu ng Diyos sa atin. So we obey God, but better yet, live. Exhibit and demonstrate God's word through obedience and love. The best preaching is love. When we love, we preach.
because God is love. John 14:21, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and, listen, show myself to him. Mahiwaga ang salita. Sabi ni Jesus, sino man ang sumusunod sa ipinag-uutos ko, yun ang talaga nagmamahal sa akin. At pag nagmamahal sa akin, minamahal siya ng Ama sa langit. At pag sumusunod at nagmamahal sa akin, lalo akong magpapakilala sa Kanya. Kung minsan sasabihin natin, kilala mo na ba si Lord? Ay, nakakilala ako noong 1984. Ganyan, nakakilala. Pero yung pagkakilala nyo ba sa Panginoon noon at ngayon na hindi na umasenso, hindi na lumalim, hindi na lumawak at tumaas? Kasi ang pangako ng Panginoon sa tunay na nakikinig sa Kanyang salita at sumusunod, lalo pa siyang magpapakilala ng magpapakilala ng magpapakilala. Hindi mo kayang ubusin ang pwede mong makilala tungkol kay Jesus. Kaya kung yung alam mo lang noon, 10 years ago, hindi mo lang nadadagdagan, aba, hindi nagpapakilala sa'yo. Parang yung, minsan ang tagal-tagal mo nang kakilala, pero hindi mo pa alam kung saan siya nakatira. Ang tagal-tagal mo ng office mate, hindi mo alam ang birthday, hindi mo alam, hiwalay ba sa asawa ito, o ito ba'y may asawa. Eh, ang tagal-tagal mo nang kilala, kasi hindi naman talaga nagpapakilala ng lubos. So, ganun din si Jesus. Hindi lahat ng pagkakakilala sa Kanya ay pantay-pantay. Higit pa siyang nagpapakilala kung handa kang makilala siya. At ang paghahanda na yon ay pakikinig, hindi lang doon sa nakasulat na salita niya, pakikinig sa Espiritu na nagsasabi sa iyo kung paano mo uunawain yung nakasulat na salita. Sabi sa Romans, we don't know how to pray, we ought, but the Spirit intercedes for us with sighs too deep for human words. And we don't know what to ask God and how to listen to God, but the Spirit enables us. And of course, that enablement becomes an empowerment to those who obey. Jesus' revelation of Himself develops and escalates as we obey. Gusto niyong mas makilala pa si Jesus? Dabdagan ang pagsunod. Kasi nasa pagsunod sa Kanya ang makapagbibigay ng daan para lalo siya magpakilala sa atin. Obedience leads to more knowledge of Jesus. More knowledge of Jesus leads to more obedience. And more obedience leads to more knowledge. It's cyclical. Pataas ng pataas, ikot ng ikot, at hindi mo kayang ubusin. Pero ano pa man na mangyari, mga kapatid, there is one thing we must remember. You hear God's word, you obey God's word, no matter what your situation in life, you are blessed. Ngayon, pasalamat. Kung may dagdag pa, may material blessing, may health, may wealth, salamat. Pero icing lang yon, hindi yun ang cake. Ang tunay, nakikinig tayo. Ama namin sa langit, salamat na lang po ang blessing, madaling abutin. Basta handa kaming makinig. At nadadagdagan kung kami naman ay sumusunod. Turuan mo kami, Panginoon, na lalong magbigay ng panahon sa pakikinig sa inyo. Lalong-lalo sa mga panahon na inaagaw ang pansin namin ng mga bagay na makalupa, maalala namin na sandali lang kami dito, na ang panghabang panahon ay sa piling nyo. Kaya handaan namin bigyan ng halaga kung ano ang mahalaga sa inyo. Turuan mo kay Panginoon at sa kabila ng mga kabiguan, sa kabila ng mga hirap, huwag kaming matukso, padaya, palinlang sa kaaway, para malimutan na blessed kami. At dahil dyan, give us, Lord, the garments of praise. Matuto kaming anuman ang kalagayan, magpasalamat, pumuri sa inyo, dahil blessed kami. Turuan mo kaming tingnan ang mundo sa iyong pananaw. Your thoughts are not our thoughts. But we ask you, Lord, let your thoughts be ours. As we obey you, teach us to see what must be seen, to hear what must be heard, and to be thankful for our blessedness. Magbulay-bulay tayo sa mandali, pasalamatan natin ang Diyos, sapagkat lahat tayo pinagpapala niya. At kung may dagdag pang mga ibang pagpapala, ipagpasalamat nyo rin sa Diyos. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagsamba
sa pamamagitan ng personal na pagpapasalamat. Sabihin niyo sa Panginoon na mga ipinagpapasalamat niyo, higit sa lahat, na nadidinig natin ang kanyang salita, tayo'y nananalig, tayo'y naligtas dahil kay Jesus, at pumidagdag pa diyang mga material at physical blessings, ilapit sa kanya. One act of worship is to thank God. So worship now in silence.